So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So nandito ulit tayo ngayon sa Radish Bike Shop. Dito yan sa Balagtag Bulacan. Along MacArthur Highway lang to guys, tapat ng Jollibee. Ayan o, ginugutom tayo. Magpa-bike check tayo dito ng isang road bike na assemble nila. So piling-pili ang parts na nilagay dito. Ito, Mosso gravel bike. Pero yung bago yun guys, sa mga gusto mag-avail ng bike guys, nagde-deliver din sila ng mga bike na gusto nyong i-purchase. So napakaayos nun guys, kasi naka MECQ tayo ngayon. Ayan o, nakikita nyo, inaayos. Mahirap pumiyahin ngayon, may mga checkpoint. Ayan. So kasama ko ngayon si Sir Rodrigo Beltran, ang may-ari ng Radish. Ayan, Sir Radish, pa-invite mo naman sila sa yung bike shop yun, no? Mga kapadyak, pasal kayo sa aming shop. Meron akong tatlong branches. Meron ako sa Balagtag, sa Wawa, tapat ng Jollibee. Meron ako sa San Juan, Balagtag din, tapat ng Landbank. Meron ako sa Iba, may Kawayan, halos tapat lang ng barangay ng Iba. Meron din po siyang home credit doon. Pwede kayong kumuha ng bike hulugan. Ayan, pagka no? Hindi nyo kaya cash. Ayan, no? Makakakuha ka ng hulugan. Na, Sir Beltran, meron ba tayong mga freebies dyan? Meron po, meron po. Meron po tayong battle case, chain guard, ilaw, rechargeable. Sa mga high-end naman, meron tayong camera at helmet na sinasama. Ayun, no? Guys, so ang daming freebies. Ang daming yung pagpili ang mga freebies dito. Siyempre yan sa Radish Bike Shop. Pero guys, talaga, ito ang ipa-bike check natin, no? Tama-tama to guys sa mga nagko-commute. Ayan, kasi ang kalsada na narating dito ay gravel, hindi siya road. Ayan, no? Mosso gravel bike. So wala nang intro-intro guys, bike checkin na natin to. So ayan guys, ang ating ipa-bike check na Mosso Wild Wolf assembled gravel bike. Ayan, so sisimulan natin ang bike check. Siyempre sa kanyang frame. So Mosso ang ating frame, oh. May guys, may nakita ko dito ng QR code. Ayan, so hindi natin mababasahan. Wala naman tayong QR scanner. So ang ganda ng frame na to, guys. Smooth welding na siya, oh. Ayan, oh. Smooth welding dito. Smooth welding dito. Tapos dito, maraming uod na pagkaka-welding, pero hindi siya masyadong pansinin. Ayan, glossy black ang ating frame. Mosso Wild Whoop. Wild Whoop din dito. Pag kinapa mo guys, manipis lang yung pagkakaparang decals niya. Uy, 7005 aluminum ang ating frame. Seat post 31.6, front travel 80mm or 100. So kasi guys, itong frame na to ay for mountain bike. Ayan, used for cross country. So mountain bike itong frame na to guys, kinonvert lang siya sa gravel bike. Ayan, no? Aluminum 7005, 27.5 Wild Book. Dito guys, may makikita kang post mount disc brake. So ayun yung post mount sa likuran. Ito guys, bladed patriangle itong seat stay natin. Ayan, meron siyang bridge dito. At itong chain stay natin dito, merong bukol dito. Ayan, may bukol, oh. Kita nyo. At medyo sexy siya guys, may bewang siya. Ayan, oh, pa-curve dito. At tingnan natin yung dropout. Ayan, meron siyang napapalitan yung dropout niya. Ayan. At tingnan natin. Ah, ito guys. Lalagyanan ng malamig na beer. Sarap niya, no? At size 16 ang ating frame. Ayan, size 16. At wala siyang suspension fork guys, kasi naka-gravel bike tayo. Ang ganda ng rigid fork niya guys. Mosso aluminum 7005 triple batted. Nakalagay high strength aluminum triple batted, heat treated 7005. Ang ganda ng frame guys, 7005, pati yung fork 7005. At yung head tube niya guys, straight ang head tube niya guys. Tapos may logo ng Mosso. Ang ganda guys talaga ng promise nito. Parang gusto kong gawing gravel bike yung mountain bike ko. Ayan, no? At quick release ang ating fork. Tapos yung hubs niya guys, ang ganda. LD CNC ang ating alloy hubs na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 32 holes. Sealed bearing lodi, quick release lodi. Ayan, stainless ang ating spokes. Double wall alloy na rim na ang tatak ay Sagmit DW double wall alloy. Kung hindi ako nagkakamali guys, 20mm to
Evo 3. Ayan, Evo 3. At ang gulong natin ay Saturn. Saturn ring. Wire bead 2x2. Ayan, ang ganda. So, may gulong ka na. May planeta ka pa ng Saturn. Ayan. At ang size ng gulong natin ay 700x38C. So, gravel na gravel to. At may spokes siya dito, spikes. Ayan, pwede na to sa road. At hindi ka na mabubudol na to pag inaya ka sa light trail. Pwedeng-pwede na to. At sa kabila, ganun din. LDCNC alloy hubs. May nakalagay sulat 13 speed. So up to 13 speed to. Front 4 rear bearing. So apat ang bearing nito sa likuran. Sa harap din yata, sa harap dalawa guys. Apat ang bearing sa likod, dalawa sa harap. So sealed bearing ang ating alloy hubs. Quick release 32 holes. Stainless ang ating spokes. Tapos double wall alloy na rim na Sagmit Evo 3. So ito nakikita nyo, sticker lang to guys. Ayan. At Saturn ring ang ating gulong. So may gulong ka na. May planeta ka pa ng Saturn. Ayan, no? At ang size niya ay 700x38C. Parang gusto ko na rin talagang gawing gravel bike yung aking mountain bike. Oh. At ang ating cogs. Pero bago yun, pakinggan muna natin. Uy! Ang kunat, tunog mayaman guys. Ang ganda. Ang cogs natin, ang tatak ay ATA 80A ang tatak ng ating cogs. Ayan o, oh. 11 ano to? 42 1142 ang ating cogs. Ang ganda, hindi ka mabibitin ito guys. Talagang gravel bike to. At ang RD natin ay Alibio Shimano Alibio, promise, ang ganda. Naka-Shimano ka na. Oversize ang tension pulley, plastic. Oversize ang guide pulley. Ayan, oversize din, plastic. Yun, no? At ang ating kadena, HG. So, Shimano to. Kung hindi ako nagkakamali, guys. Shimano ang ating kadena. Ayan, pakicorrect na lang ako, guys. Shimano yan. At ang ating crankset, yung lumabo. May dumaang chicks, tabing kasada tayo. Ragusa. Ano to? Ragusa RB900. So RB ibig sabihin road bike. Square tapered ang ating crankset. Alloy crank arm 170mm. Tapos ang ating chainring ay bakal. Bakal lodi. Bakal yung maliit, bakal din yung malaki. Kung hindi ako nagkakamali guys, 3040 yung pinakamaliit, 50 teeth yung pinaka malaki. Ayan. At ang BB niya guys, buti pa yung bike may BB. Ayan, oh. Sealed bearing niya, Lodi. Kung hindi ako nagkakamali. At ang FD natin ay clamp type. So kinaklamp dito sa seat post. Ayan, hinihingal tayo ng konti. Shimano Tourney ang ating FD. Ayan, oh. Ganda nito guys. Pwedeng-pwede na talaga to. At nandito yung ating kable ng FD. Ayan. So nakalimutan ko, pakita ko guys kung saan dumaan yung mga kable-kable. Eto, dito sa ilalim ng top tube dumaan yung mga kable ng FD, RD at preno sa likod. Etong gitna, preno to. Eto RD, eto FD. Ayan. Ay, may nakasulat guys, so super light. Speaking of super light guys, tumitimbang nga pala to ng 11.3 kilogram. Ayan, munti ko nang makalimutan guys, 11.3. at ang ating seat post ay made of alloy lodi. Alloy yan na gawa ng Mosso. Ayan, at syempre ang ating seat post ay Sagmit, made of alloy din yan, 31.6, 350 ang haba yan, sa mga hilig sa mataba at mahaba dyan. At ito yung seat, ano nyo, clamping system nya, ang ganda. So natitilt yan, natitilt. At ang upuan natin guys, pangarerang pangarera, heroic. Ang haba nito guys, oh. Haba, tapos manipis. Ayan, manipis siya, oh. Nipis ng foam, haba. At ang laki ng hiwa dito guys, oh. Swap, shoot na shoot. Or sisingaw talaga ang utot mo dyan. Singaw na singaw, wala siyang kanal. So dadaloy na lang dito yung ihi mo. Ayan, at medyo ano na, ang ganda nito. Pababa yung pisngi.
nung upuan niya pababa. Spaghetting pababa, pababa, nang pababa. Aerowick RS9. Ano ko to? Nagawan ko ng video to, guys. Yung mga upuan na aerowick. Ayan. At dito tayo ngayon sa ang and guys, sinukat ko yung dropout niya, guys. 390 millimeter ang haba. Gawa yan ng Giant XTC. So, aero drop bar tayo. Ayan. At ang ating seat, ano, nakalimutan ko na. Yung stem natin ay gawa ng Truba Tip. 80 millimeter ang haba. Tapos yung head cap niya, aluminum. Spacer niya ay isa, dalawa. Dalawang spacer. Lumabo na naman ang camera natin. Ayan. At yung dash cap niya, guys, parang 20 millimeter ang haba nito. Ayan, 20 millimeter. So, pwede mong iangat-angat yan paglaruan kung gano'ng kataas yung iyong stem. Ayan. At kung mapapansin mo, guys, lumabo. Kung mapapansin mo, naka-internal cabling tayo. Ang ganda, guys, oh. Promise, naka-internal. So, dito lumabas. Ah, sa ilalim ng ano, pumasok sa drop bar. Ayan, guys, may butas, oh. So, pumasok sa drop bar. Napakalinis tingnan ng drop bar natin. Ang ating lever ay Alliance. So, double tap to, guys. Ayan, double tap. 1, 2. Ayan, binalik ko na. Ayan, naka-double tap tayo. Tapos, gintong-ginto. Yayamanin ang bar tape. Ang ganda, guys, promise, oh. Napakalinis tingnan. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Ang caliper niya, naka-post mount. Ayan, naka-post mount, gawa ng Shimano tourney. Ayan, gandang-ganda ako dito sa Shimano tourney, guys. Kasi malambot siyang pigain. Promise. At 160mm na rotor. Ganda, oh. Promise, ang ganda, oh. At syempre, dun tayo sa kabilang caliper. Ayan, ito ngayon, guys, yung kabilang caliper. Naka-post mount din. Naka-post mount, Shimano tourney. Ayan, ganda nito, guys. Promise, ang lambot, oh. Oh, di ba? Post mount, ang ganda, promise. 160mm na rotor. At ito yung kabila ng crank arm. Ragusa RB900 square tapered, 170mm na crank arm made of alloy. Ayan. At palagay ko wala na ako nakalimutan. Sulya pa nuli natin tong Mosso Wild Whoop gravel bike. Ang ganda. So ayan, guys, ang ating bike check video ng gravel bike Mosso Wild Wolf. Ayan, nagkakalaga nga pala to, guys, ng 27,000 pesos lang dito yan sa Radish Bike Shop. Ilalagay ko sa description yung kanilang Facebook link, contact number para sa mga gustong i-avail itong napakagandang gravel bike. Gawa nila yan, no? Gawa nila. Inassemble nila dito. Ayan. Tumatanggap nga pala sila, guys, dito ng home credit sa mga gustong kumuha ng hulugan na bike. So napakarami pa nilang bike dito. May Foxer, Sunfeed, Trinks, may Higgs, etc. At meron din sila dito mga frame, guys, oh. Meron silang Mountain Peak, S-Works, Summit, etc. Tapos may mga ano rin sila rito, air fork na mga gusto. Tapos rims, saka wheel set. So madami, halos lahat ng parts meron sila dito. So hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi ninyo dito. Pero ako masasabi ko, parang gusto kong gawing gravel bike yung mountain bike ko. Kaya lang kailangan ng pera. Pero yun, oh. O, di ba? At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dito na lang, guys. Ang raming salamat. Maraming salamat. Road to 5,000 subscriber tayo. Ayan, bye-bye.